Kawave 110, ang gagawin ko ngayon is mag-lower tayo ng motor. Eto. Eto guys, yung ilo-lowered ko. Si Wave 110 natin mga boss. Eto. Masyado kasing mataas dito sa front niya. Kaya ang gagawin ko rito, ilo-lowered ko po yung front niya. Bubutas ako rito. Kaya, kasi eto pag pinark mo, ang taas masyado. Gusto ko kasi yung medyo mababa naman. Tapos, pag dalis mo na yung center stand niya, mababa siyang tignan. Dito sa likod naman, okay na yan. Kahit huwag mo mag-load. Kung gusto mo mag-load dyan, palit ka lang ng rear shock. Ito yung wave na hindi natin. Ayan. Ito yung una natin gagawin. Tanggalin natin rito. May nut dito na makikita dito sa gilid. Nandito yun. Ito siya guys. Ayan. Dalawa yan eh. Ayan. Kailangan muna natin tanggalin yan. Tapos pala guys, ito yung mga kinuha kong gamit para sa pang-lowered ko. Andito yung mga Phillips screw ko guys. Yung T-rings na 10 meter, 10 mm. Yung 12, 10 mm. Yung 8, tapos may mga basket tayo rito, 12, 10, at ang rings. Tanggal ko sa mga gold bolts guys. Nakalagay kasi na gold bolts. So, ano natin gagawin guys? Ito. Tanggalin natin to guys. Ito. Ayan. Dalawa yan ay magkabila. Nandun yung isa sa kabila. Ayan. Tanggalin natin to. Naalis ko na. Ngayon dalawang tornilyo. Tapos ito yung lock niya sa baba. Yan. Ito papakita ko yan. Yan lang. Basta yung dalawang tornilyo yung hukan. Tornilyo ito. Ito sa harap. Yan yung tsura niya. Basta tatanggalin natin yung sunod dito guys. Ito. Tanggalin ko na to guys. Ito. Magkabilaan. Tanggalin ko na rin mamaya itong sunod ko itong gulong. Pero mamaya na muna yan. Ito muna. Tignan mo guys. Tignan nyo guys yan. Tanggal ko na yung pairings niya. Madali lang tanggalin yung pairings niya guys. Siga lang. Yan. Tapos ang gagawin natin dito guys. Alisin natin itong mga bolts nito. Itong mga nut nito. 8 mm ganyan guys. 8 mm. Tapos dito sa kabila. Ayan. Pero sa kabila. Okay, tapalin natin. Ito siya guys. Natanggal ko na yung 8 mm. Tapos ang susunod natin tatanggalin itong gulong na. Alisin natin to. Ito baklas tayo rito. Gamit tayo dyan ng 19. Okay, sige. Go. Guys, tanggal ko na. Tanggal na guys. Tanggal na guys.
guys. Natanggal na natin yung kapaludo. Kasi tatanggalin naman natin dito, guys. Ito, guys. Ito. Tanggalin natin 'to para palugan natin 'to, guys. Gamit tayo diyan ng 14 mm socket. Socket wrench yung gagamitin natin dito, guys, ha. Socket wrench. 14 mm. 14 mm. Ang baklas ko dun sa telescopic. Ayan, guys, kung papansin mo, yan, nilagyan ko siya ng marka. Sinulatan ko ng ballpen sa loob habang nakalagay itong tapalood natin. Ayan, nagbabutasan ito, guys. Ito na. Okay, yan na, guys, yung nilowered natin, binutasan natin, guys. Yan, yan, no? Medyo hindi maganda konti, pero okay na rin. Ito ang ginamit ko pagbutas dyan. Ito. Yung sinulatan ko siya, yung mga sulat, sulat ng bilog, ayun lang yung binarin ako. Parang pabilog lang, pabilog na binarin ako siya. Parang ganito. Ito yung mark niya. Pagbarin ako dyan, parang ganito lang. Dyan. Sinunod-sunod ko dyan. Paganon. Yan. Tapos gumamit din ako ng liha. Panliha ko sa mga gilid nito para malinis. Yan. Ilalagay na natin siya, guys. Okay, let's go. Tapos nga pala, guys, kung maglalagay ko ng tornilyo, di ba, ito. Dalawa to. Ang ilalagay nyo na tornilyo na lang, guys, ito. Dito na lang sa baba. Ayan. Huwag na kayong maglalagay dito sa taas. Kasi dito sa taas, guys, eto, pakita ko sa inyo, eto. Pakita ko. Eto, guys. Kaya sinabi kong dito muna lang ilalagay yung tornilyo, guys. Kasi, eto, inalis na natin. Kasi noon, nung dating stock niya, eto yung para dito. Nakalagay dito yung taas. Dito siya nakalagay. Ganyan, ganyan, yan. Pero kung sisilipin natin sa loob, din yung makikita nyo, guys. Ayun, nakalabas po yung kanya, itong bakal nitong shock, pero dito sa baba hindi. Yan, okay, diba? Kaya dito tayo maglalagay, huwag na dun sa taas kasi sisirain yung thread nito, sisirain yung thread dito, yung mga ngipin ng thread. Kaya dito na lang tayo sa baba, lagyan natin yun. Yan, ayos ba, guys? Sana okay. Yan na, guys. Ganito yung gusto kong lowered, guys. Medyo mababa, guys, kasi baka pag may pera na ulit, baka pagpapalit ako ng rear shock ko, papalitan ko yung stock shock ko. Kaya ganito yung ginawa kong lowered nya. Okay, lapit ko na matapos. Nakabit ko na. Yakabit na natin yung mga gulong tapos yung appearance nya. Bumaba na siya. Oh my God! Wow! Mas gumanda tingnan.